Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Ipinrotesta ng Department of Foreign Affairs sa Sharjah Affair ng Chinese Embassy sa Maynila ang ginawang agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa isang supply boat ng Pilipinas na nagresulta sa pagkasugat ng 3 Pilipinong sundalo noong Sabado, March 23. Binigyan din ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, nagiging questionable ang sinseridad itong pagpapai ng tensyon sa West Philippine Sea at ang sinasabi nitong isinusulong na peace at stability sa South China Sea dahil sa insidente. Samantala, maghahain din ng katulad na protesta ang Philippine Embassy sa Beijing sa Ministry of Foreign Affairs ng China. Muling iginit ng DFA na walang karapatan ng China sa Yongin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Hataw Balita Ngayon. Hinamon ni Department of National Defense Secretary Gibo Chidoro ang China na patunayan ng maritime claim nito sa South China Sea sa isang arbitration sa ilalim ng international law. Inilabas nito ang pahayag matapos ang naging babala ng China laban sa Pilipinas na maghanda sa mga maaaring maging kapalit ng patuloy na aksyon sa South China Sea. Iginiit ni Chidoro na sa pamamagitan ng arbitration, magiging maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng bawat isa at maihahayag pa ng China sa buong mundo ang kanilang claim. Kung talagang gusto nila, kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Hataw Balita Ngayon! Ipinahayag umano ni expelled Congressman Arnie Teves sa National Bureau of Investigation na takot siyang bumalik sa Pilipinas. Sa kabila nito, tinayak naman ng Department of Justice o DOJ na prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ni Teves pag-uwi nito sa bansa. Pinag-aaralan na rin umano ng pamahalaan ang pinakamabilis na paraan para maibalik ang dating mambabata sa bansa tulad ng extradition or deportation. Patatapusin din anya muna ng pamahalaan ang proseso ng korte sa Timor-Leste bago maibalik sa bansa si Teves. Alam ho natin na napakalaking kaso ito para sa atin and we just want to make sure that he is here to stand trial. Hataw Balita Ngayon! Kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na nais umanong bumalik ni spokesperson James Jimenez sa ahensya. Personal anyang nagtungo sa komisyon noong nakaraang dalawang linggo si Jimenez at ibinahagi ang kanyang interes na maging bahaging muli ng COMELEC. Paglilinaw naman ni Garcia, wala umanong isinabmit na formal application ng dating opisyal. Matatandaan na makaraan ng mahigit isang taon, nagretiro si Jimenez dahil sa pagkakadawit sa issue ng hindi na tuloy na debate ng mga kandidato sa nakaraang halalan. Siya ay personal na pumunta dito sa komisyon. Nagdumalaw siya sa mga ibang opisyal ng komisyon at nag-courtesy call din siya sa opisina ng chairman. Wala namang sinabi na posisyon sa kahit na anong bagay na makakatulong. Yan ang kanyang offer. I'm fully private. Hataw Balita Ngayon! Inaasahan ng Department of Transportation na sa darating na Miyerkules, March 27, posibleng umabot sa 150,000 ang bilang ng mga daragsang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Mas mataas ito kumpara sa daily average na kadalasang umaabot ng 135 hanggang 140,000 lamang. Umaasa si Secretary Bautista na agad na may patutupad ng winning bidder para sa NAIA rehabilitation ang ilang infrastructure projects gaya ng bagong kalsada para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko lalo na tuwing peak season.
Dapat magkaroon ng yung direct access dito sa Terminal 3 coming from the Skyway, no? Meron ng proposal dyan ng San Miguel. Siguro yun ang pagtutunan ng pansin na ma-implement kaagad. Hataw, balita, ngayon! Tiniyak ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang regular na pest control sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA pasabay ng inaasahang dagsa ng mga biyahero ngayong long holiday. Ayon sa Kalihim, umaasa naman ang DOTR na agad na maipatutupad ang ng nanalong consortium para sa NAIA rehabilitation ang ilang pagbabago sa paliparan. Nag-inspeksyon din kahapon si Secretary Bautista sa NAIA Terminal 3 kung saan pinuntahan nito kasama ang transport officials ang mga help desk, ilang comfort rooms, boarding gates at food stalls sa loob ng paliparan. Siguro nga yung surot at saka doon dapat hindi na natin pinag-uusapan yan, lalong-lalo na sa public. Pwede na kasira sa image ng ating bansa. No? Kaya dito sa MIA, gagawin na lang natin yung tamang paglilinis, no? Tamang pest control, no? And siguraduhin natin na yung mga ipis na yan, yung mga daga ay mawala dito sa airport. Hataw, balita, ngayon! Magde-deploy ng karagdagang mga tauhan ng Bureau of Immigration sa iba't ibang airport sa bansa kasabay ng inaasahang bulto ng mga pasahero ngayong long holiday. Ayon kay Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, mayroong 65 personnel na idaragdag sa mga paliparan upang maserbisyuhan ang mga pasahero na bibiyahe palabas ng bansa. Paalala naman ng BI sa mga international passenger na magparehistro sa e-travel system 3 araw bago ang kanilang departure rate date. Binalaan din ang ahensya ang mga biyahero laban sa nagkalat na scams na target biktimahin ang mga pasaherong bumibiyahe abroad. Hataw, balita, ngayon! Inanunsyo kahapon March 25 ng Malacanang na magiging half day lamang ang pasok sa mga opisina ng gobyerno bukas araw ng Miyerkules, March 27. Batay sa inilabas na Memorandum Circular Number 45 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layo ng nasabing deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ng government personnel na makabiyahe pauwi ng kani-kanilang probinsya para sa long holiday na magsisimula sa Huwebes, March 28. Samantala, ang mga ahensya naman na may kaugnayan sa pagbibigay ng basic at health services, preparedness response sa mga sakuna at kalamidad o mga gumaganap ng mahalagang serbisyo ay mananatiling nakabukas ang operasyon. Nasa desisyon naman ng mga private employer kung magsasagawa rin ng katulad na suspensyon ng trabaho simula alas 12 ng tanghali. Hataw, balita, ngayon! Hinimok kahapon March 25 ng United Nations Security Council ang Israel at ang Hamas militant group na magkaroon ng agarang tigil-putukan at walang kondisyong pagpapalaya ng mga bihag. Kasunod ito ng ginawang pag-abstain sa botohan ng Estados Unidos at ang pagboto naman ng natitirang 14 na miyembro ng Council para sa nasabing resolusyon. Ginawa umano ng US ang naturang hakbang para mabigyan ng pagkakataon ang Security Council para humingi ng agarang ceasefire sa kapakanan ng Muslim community. Binigyang diin din sa Security Council Resolution ang matinding pangangailangan na mapalawak ang pagpapadala ng humanitarian assistance at para mapalakas ang seguridad ng mga sibilyan sa Gaza Strip. Hataw, balita, ngayon! Ayan, good morning, Bevs at Bert. And bukas, ano, inaasahan na yung mabigat na daloy ng trapiko sa mga expressway natin at yung bulto ng mga pasahero, no, na posibleng dumating sa mga pantalan at maging sa paliparan, ano, sa mga terminal ng bus dahil nga dito sa long holiday o mahabang bakasyon na magsisimula nga. Ayan, naibalita nga natin kanina sa ibang ahensya ng gobyerno, half day bukas. Pero inaasahan na yan, yung abulto ng mga sasakyan ng mga biyahero ng Miyerkules ng hapon hanggang sa mga darating pa na araw, Huwebes, Biyernes
Kaya buti na lang at ang NAIA tiniyak yung kalinisan ano diyan sa NAIA dahil napakaraming pasero nga dumarating diyan at kamakailan nga nagkaroon diyan birth at beb ng issue ng mga peste o kagaya ng surot. Ano bang masasabi diyan birth at bebs? Yes, amigo Sherwin, ano, at nakakahiya nga itong usapin na ito dahil sabi nga nung ating anong leader na nandyan ay sana wag nang mapag-usapan. But nevertheless, talagang kung meron talagang nakikita, eh dapat mabigyan ng action ito at agarang mabigyan ng solusyon dahil siyempre tayo ay pinuputan din ng mga ano ng mga turista dahil siyempre sa kagandahan, magaganda ang ating mga beaches dito sa diyan sa Pilipinas. At dapat nating ma-maintain yung lalo ng kalinisan. Lalo na nung ako'y napasyal dito, talagang nandito na ako sa ibang lugar, ano, dito sa Dubai. Ang laki ng diferensya, amigo Sherwin at Bebs, pagdating sa kagandahan, sa kalinisan, naaawa nga ako sa Pilipinas. Pero palagay ko, posible naman magawa ito at pwede naman nating mapaganda at malagay sa kaayusan ng lahat. Para naman hindi lang sa ating mga turista, sa mga ibang kababayan natin, ibang lahi, kundi para sa ating mga Pilipino, no? Deserve naman natin na magkaroon ng magandang serbisyo ang pamahalaan. Bebs. Oo, kasi ano rin yan, ano? Nire-represent niyan yung kalinisan natin. Syempre, yan yung unang-unang makikita ng mga turista, no? Kaya, ano, good news na rin, no? Dahil meron ng nakaabang na rehabilitation. Yun lang, sana ma-implement ng maayos. Amigo. Oo, tsaka gusto ko na lang din na samantalihin ang pagkakataong ito. Magpaalala tayo, Bebs at Birds, sa mga kababayan nating motorista, yung mga driver natin, ihanda yung sarili. No? Lalo na yung mga long drive dahil bago nga itong long vacation, marami na tayong naging balita dito sa Pilipinas na mga aksidente sa kalsada na kung saan marami din nga nasasawi at mabantayan talaga yung mga pasahero na sumasakay sa mga bangka at ganoon din sa mga barko na maiwasan yung sobrang dami o lagpas na doon talaga sa capacity ang maisakay na pasahero para makaiwas sa mga disgrasya. Hoy, bad news po para sa mga motorista dahil sasalubong sa mga motorista ngayong long holiday ang malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Sisimula nang ipatupad ang big time price hike ng diesel, gasolina at kerosene ng mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Miyerkules o Martes sa March 26. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, tataas sa 2 pesos at 20 centavos ang halaga ng kada litro ng gasolina, 1 peso at 40 centavos naman sa kada litro ng diesel at 1 peso at 30 centavos sa kerosene. Ayon sa ahensya, epekto pa rin ng geopolitical tensions, partikular sa gitnang silangan at gera sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang ipatutupad na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nagkaroon po ng mga speculation sa impact ng pag-atake na ginawa ng Ukraine sa tatlong malalaking refineries ng Russia. Tapos isa din yung kadahilanan na related sa geopolitical factors, yung pong pag-escalate ng tension sa Red Sea. Di po ba yung ating mga oil vessel dumadaan po sa Red Sea and then nagkakaroon po ng pagkaguluhan ang Houthi, hinaharang po nila, kaya umiikot pa po yung mga vessel na yun. Sa pag-ikot po doon, tumataas po yung freight cost at the same time po yung insurance because of the risk factor. Hataw, balita, ngayon! Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na pabibilisin ito ang proseso sa pag-i-issue ng special permit para sa mga karagdagang bus unit na bibiyahe sa nalalapit na long holiday. Ayon sa ahensya, tugon ito sa posibilidad na maulit ang naging problema noong nakaraang peak season kung saan naipit sa matinding traffic ang mga bus kaya hindi agad nakababalik sa mga terminal. Sa ngayon, meron ng nasa higit 1,000 special permit ang nai-issue ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa regular na proseso, tatagal ng ilang araw o ilang linggo ang pagpapaproba ng special permit. Pero magde-deploy na ang LTFRB personnel sa mismong terminal.
Kaya gaya na lang sa Paranaque Integrated Terminal Exchange upang hindi kapusin ng masasakyan ang mga pasahero. Kung mga kailangan pa, ay meron kaming special office dito sa PITX, no? Na pwedeng mag-issue kaagad ng special permit, no? Para yung mga na-traffic na mga bus sa probinsya ay mapalitan, no? And magkaroon ng additional capacity dito sa PITX. Napansin namin na marami ng pasahero, no? Ito sa tingin namin ay more than the average of 120,000 per day, no? And nakita naman namin na maayos naman yung daloy ng mga pagkilos ng mga tao dito sa loob, no? Hataw Balita Ngayon. Itinaas na ng Philippine National Police o PNP sa heightened alert status ang kanilang pag-alerto para mapanatili ang seguridad sa buong sa gitna ng mahabang bakasyon. Ayon kay PNP Chief PGen Benjamin Accorda Jr., nasa 180,000 security forces at force multiplier ang ide-deploy sa mga terminal at matataong lugar para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Sa naturang bilang na 52,000 dito ang mga tauhan ng PNP kasama ang tourist police at K-9 unit. Paalala ng PNP sa mga magulang, ingatan ang mga anak at huwag iwanang mag-isa sa loob ng mga sasakyan. Sa kasalukuyan, wala pa namang anyang namomonitor na anumang banta sa seguridad ng long holiday maliban na lamang sa pagsisikip ng ilang mga pangunahing lansangan. With regards to the threat, there are no threats that we are receiving, but nevertheless, we deployed in accordance sa pinaka-worst scenario. Kasama na dito yung mga police assistance natin sa mga highways, mga deployed sa ports, terminal, airport, and major convergence areas, kaya ng mga simbahan and tourist areas. So far, everything went well, and we declared heightened alert Kagabi ay na madaling araw, effective 12:01, meaning 75% of our personnel will be deployed in this case. Nagdeklara na ng pertussis outbreak ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City matapos na makapagtala ng mataas na bilang ng kaso ng naturang sakit na mas kilala sa tawag na whooping cough. Batay sa datos ng Iloilo City Health Office, 15 na ang mga kaso na naitala sa lungsod as of March 25 kahapon. 7 rito ang kumpirmado habang 8 naman ang suspected. We will not have a lockdown. Pero ang initial... We will go back to the protocols. Ang kabataan ay pausaron gid mas. Ang kabataan nga pwede bakunahan. Ang areas nga may ara nga positive, dira kita makonsentrate. But lockdown sure na way kita. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, hihingin ito sa sangguniang panglungsod na isailalim sa state of calamity ang kanilang syudad upang paggamit ang 16 million peso proposed calamity fund para ipambili ng gamot at bakuna para sa nasabing sakit. Target ng City Health Office na mapakunahan ang 26,000 batang edad 0 to 59 months sa Haro Molo at Arevalo District kung saan may kumpirmado ng kaso ng pertussis. Babakunahan din ang mga buntis na nasa third trimester ng pagdadalang tao. Hataw Balita Ngayon! Nagsasagawa na ng pagpapatrolya o seaborne patrol ang pamunuan ng Police Regional Office o Pro 5 sa karagatang sakop ng Albay. Ayon sa mga otoridad, bahagi ito ng pagpapaigting ng seguridad ngayong nalalapit na ang long holiday. Samantala, nakaantabay na sa mga help desk Philippine Coast Guard o PCG Masbate para ma-assiste sa pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong nag-umpisa na ang offline biyaheng ayos ng DOTR.
si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsimula na ang offline biyaheng ayos na Department of Transportation o DOTR para sa nalalapit na long holiday at bakasyon. Itong linggo, March 24, sinimulan na ng taon ng mga kawalan ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate ang mga help desk na inilagay sa mga pantalan sa probinsya. Pinabababa ang mga pasaherong sakay mula sa lahat ng mga sasakyan papasok sa pantalan upang isa-isang dumaan sa mahigpit na seguridad at inspeksyon ng PCG. Sinusuyod din ng mga aso o canine unit ang mga bagahay bago ipasok sa pantalan para matrace ang mga naitagong kontrabando. Bukod pa riyan ang manual inspection na ginagawa ng mga kaway ng Philippine Ports Authority o PPA sa search area ng passenger terminal. Layo ng nasabing hakbang na maiwasan na makapagpasok ng anumang pinagbabawal na bagay gaya ng deadly weapon, patalim at iba pang mga bagay na pinagbabawal ipasok sa loob ng pantalan. May miyembro rin ng Maritime Police at Security Guard ng PPA na nakatalagang tumulong sa pagmamantine ng seguridad sa loob at labas ng passenger terminal. Samantala, nagsagawa na ng Seaborne Patrol ang Police Regional Office o PRO5 sa mga baybayin ng Barangay Sukod sa Bakakay at Barangay Salvasyon sa bayan ng Malilipot nitong araw ng Linggo, March 24. Pinangunahan ni PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang pagkapatrolya ng mga kawanin ng pulisya sakay ang speedboat para libutin ang karagatan. Bahagi ito ng inilatag na seguridad ng PNP Region ngayon long holiday at upang matiyak ang kaligtasan sa bawat komunidad sa coastal area mula sa anumang illegal na aktibidad at mga banta sa karagatan gaya ng illegal fishing, smuggling at piracy. Nagpapatuloy naman ang ginagawang pagkapatrolya ng mga bike at motorcycle patrol sa mga pangunahing lansangan sa Bicol Region para sa mabilis ang responde sa anumang krimen at agad makatulong sa mga nangangailangang biyahero. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Inaasahan na bukas, March 27, ang pagdagsa ng mga motoristang papunta sa Hilagang Luzon ngayong long holiday. Payo naman ang North Luzon Expressway sa mga motorista na magpakabit na ng Radio Frequency Identification Card o RFID at magpaload upang makaiwas sa posibleng aberya sa gitna ng inaasang traffic congestion. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw balita ngayon! Asahan na simula sa darating na Miyerkules, March 27, ay tuloy-tuloy na ang pagbigat ng daloy ng trafiko sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway papuntang Norte at Central Luzon. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, dahil wala ng pasok at bakasyon na sa nasabing mga araw, expected na na maraming mga biyahero ang uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Isa na rito si Ryan Cruz ng Cainta Rizal na uuwi para magbakasyon sa Zambales kasama ang pamilya. Gayun din ang 52 anyos na si Elmer Noora Jr. na pauwi naman ng Aurora. Para iwas traffic, nagtungo na kahapon ang dalawa sa customer service sa NLEX Balintawak para makabitan na ng RFID sticker at maloadan ang kanilang sasakyan. Galing kami sa Cainta going to Subic to celebrate my wife's birthday. Since kung isa na nga lang to, tapos nakaload ka, hassle na kailangan, like now, kailangan mong pumunta dito para magload. Yun, mahirap pagka pipila, kalalo pag pauwi o pag walang RFID, kailangan mo talagang magpakabit para mas mabilis. Alalahanin din ng nasabing dalawang driver ang sobrang init ng panahon. Sobrang init din. So, syempre, hindi natin maiiwasan na umini talaga yung ulo ng mga motorista. Actually, much better if isa na lang siya, one monitoring. So at least yung mga motorist natin, isa lang yung minomonitor nila in terms of sa pagpapaload, in terms of sa load. So at least hindi sila mag-worry na sometimes kasi, di ba, parang may mga area na auto sweep, may mga area na ano. So if isa na lang siya, so at least isa lang yung minomonitor. Kung pwede na pag-isa na lang yung AC trip at saka yung auto sweep, RFID, di mas maganda, isang load mo lang, kahit saan ka pwede nang dumaan. Hindi ka na maabala. Isa na lang sticker natin gagamitin. Ayon naman kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, nasa stage pa ng testing period ang nasabing rekomendasyon.
Sinabi pa ni Ignacio, naghihintay pa rin sila ng resulta kung sisimulan na ang implementasyon nito ngayong taon. Ang maganda rito, hindi ka na mangangailangan ng maraming account. Ang mangyayari lang, pag gumamit ka ng NDEX or SSX, kung anong ginamit mo, babawas na sa account mo na yung amount. Ganun din na pag gumamit ka ng sa AutoZone, yung magagamit mong amount doon, bababawas na sa isang account. At yun yung ano. So, isa na lang ang i-maintain ng motorista na account. Samantala, sakali namang magkaroon ng aberya sa daan, may nakalaan naman na motorist assistance ang NLEX na Safe Trip Mo Sagot Ko program, kung saan may nakalaan na free towing na inumpisa na nitong March 22 ng 6 a.m. at kasunod ay March 27 hanggang April 1 ng 6 a.m. Sa pagtaya ng NLEX management, inaasahang tataas ng 10% ang maglalakbay sa NLEX mula sa daily average nito na nasa 300,000, ngayon ay aabot na ito ng hanggang 350,000 o halos 400,000. Para naman makontrol at maiwasan ang mabigat na daloy ng mga sasakyan, partikular sa mga toll plaza, magde-deploy ang NLEX management ng 1,500 na empleyado. Pinakamarami dito ay mga patrol at marshal at teller. Hinay-hinay lang din ang biyahe dahil posible ang traffic congestion sa May Kawayan northbound dahil sa inaayos na kalsada. Maaari namang mag-exit sa New F. Raymundo northbound sa Barangay Pandayan para sa alternatibong ruta, eastern portion ng Marilao at May Kawayan. Samantala, sakali namang masiraan, magkaberya sa daan, maaari lamang tumawag sa NLEX hotline na 021-35000 na 24 hours na nag-ooperate. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Apektado ang milyon-milyong residente ng Johannesburg, South Africa dahil sa nararanasang matinding kakulangan sa supply ng tubig. Pinayuan naman ang pamahalaan ng mga residente na magtipid sa paggamit nito. At mula sa Ottawa, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus Live. Hataw balita ngayon! Charles, ano ba ang itinuturong dahilan ng water shortage sa Johannesburg? Yes, Sherwin, hindi ang tagtuyot ang pangunahing dahilan ng nararanasang water shortage sa Johannesburg dahil wala pang opisyal na deklarasyon nito sa lugar. Bagaman ang matinding init dulot ng climate change ay nagpapalala sa mataas na konsumo ng tubig ng milyong-milyong residente, isa sa pangunahing sanhi ng krisis ay ang problema sa infrastruktura ng syudad na malaon ng inireklamo ng mga mamamayan upang maisaayos ng gobyerno. Bukod sa mga tagas na hindi agad na nakukumpuni, isinisiri ng mga mamamayan ang mabagal na pagtugon at hindi maayos sa pamamahala ng gobyerno sa paulit-ulit na problema ng lungsod. Samantala, ayon sa ulat ng National Department of Water and Sanitation, 40% ng water consumption sa lungsod ay nasasayang dahil sa mga tagas at pagsabog ng mga tubo. Dahil dito, nanawagan na ang mga lokal na opisyal ng lungsod para sa iba yung pagtitipid sa konsumo ng tubig at pagsasaayos sa mga tagas sa mga gripo sa kanilang tahanan. Umaasa naman ng ilang residente na mareresolba na ang nangyayaring krisis sa supply ng tubig. Balik sa iyo, Sherwin. Yes, Charles, medyo matagal na pala yung problema na yun. Meron na bang ginawang aksyon ng pamahalaan dyan na Charles para matugunan ng water crisis dyan? Yes, Sherwin, sa ngayon, sa pansamantala naman ay nagde-deliver ng mga tangke ng tubig sa mga lugar na ito at pinapractice rin nila ang water shedding o ang pagtitipid ng tubig. Balik sa iyo, Sherwin. Alright, maraming salamat, Charles Corpus mula sa Ottawa, Canada. Hataw balita ngayon! Naglabas ng pinakamataas na terror alert warning ang France matapos ang nangyaring pag-atake sa Moscow, Russia noong Biyernes. Ito ang umahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Hataw balita ngayon! Itinaas ng France ang security alert level nito matapos ang ginawang pag-atake sa isang concert hall malapit sa Moscow, Russia nitong Biyernes, March 22. Ayon kay France Prime Minister Gabriel Attal sa kanyang post sa social media platform na X, ang desisyon ay matapos na i-claim ng Islamic State o ISIS group na sila ang may kagagawan ng pag-atake sa Moscow na pumatay sa nasa 137 individual.
Ang France ay naka-security alert na bilang paghahanda sa nalalapit na 2024 Olympics at Paralympics sa Paris. Ilang terror attacks na rin ang nangyari sa France. Isa na rito ang Bataclan Concert Hall Massacre noong 2015. Miguel Rey de Leon, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau PAGASA. Patuloy pa rin po ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi po ng bansa dahil yan sa easterlies o yung hangin po galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean. At ito rin easterlies yung nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Southern Luzon and Visayas, base na rin sa ating latest satellite animation. At kung mapapansin po nila, wala tayong nakikita mga weather disturbances na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos po ang Semana Santa. Ngayong araw po, asahan pa rin ang makulimlim na panahon sa ilang bahagi ng Southern Luzon, kabilang na dyan ang malaking bahagi ng Bicol Region, as well as probinsya po ng Quezon dahil yan sa easterly. So meron tayong chance ng mga mahina hanggang katamtamang ulan at mga thunderstorms ngayong araw po ng Martes. Kaya magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Sa natitirang bahagi po ng Southern Luzon, bahagyang maulap hanggang kumisan maulap na po ang kalangitan simula po sa umaga, dito po sa May Rizal, Laguna at ilang pambahagi po ng Marinduque, habang pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, medyo kumukulimlim din po yung panahon sa malaking bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila, rest of Calabarzon at dito rin po sa malaking bahagi ng Mimaropa dahil din yan sa easterlies, kaya magdala po ng payong kung lalabas din po ng bahay. Sa ating mga kababayan po sa Palawan na nanatiling mababa ang tsansa ng mga pag-ulan, iira lang mainit at malinsangan, madalas maaraw na, ng Tuesday dahil po yan sa easterlies. Habang dito naman po sa may eastern side ng Visayas, ang mga probinsya ng Northern Samar, Eastern Samar and Samar makakaranas po ng maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms dulot ng easterlies. Sa mga uuwi po sa kani-kanilang mga probinsya sa susunod po ng mga araw, wala naman tayong inaasahang gale warning or pagsuspende ng sea travels. Asahan lamang po na medyo maalon dito sa may northern and eastern sections of our country. Yung mga tatawid po dito sa may norte sa Batanes and Baboyan Islands. Maging dito rin po sa mga tatawid from Infanta, Quezon papunta sa may Polillo Group of Islands. At maging dito rin sa may Catanduanes, sa mga tatawid po ng Samar Provinces mula sa may Sosogon hanggang dito sa may Siargao and Dinagat Islands. Asahan po yung medyo maalon na karagatan hanggang 2.8 meters. So equivalent po yan sa isang palapag ng gusali, lalo na po kapag meron tayong mga thunderstorms. Habang dito naman po sa western side, itong West Philippine Sea, Sulusi, loob na bahagi po ng Visayas at ng Mindanao, slight to moderate seas or banayad naman hanggang sa katamtaman ang taas ng mga pag-alon. Ang sunrise po natin ay 5:56 ng umaga at ang sunset ay 6:08 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay PAGASA Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Kinumpirma ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na nagpositibo sa sakit na rabies ang napatay na asong si Kilua sa Bato, Camarines Sur. Tirayan sa Latandol, humahataw! Hataw, balita, ngayon! Nagpositibo sa rabies si Kiluha, ang napatay na golden retriever sa Bato, Camarines Sur kamakailan. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS, nagpositibo sa ginawang test ng Bureau of Animal Industry ang naturang aso. Bunsod nito, nagpaalala ang PAWS sa mga nakagat at nakalmot ni Kiluha na agad na makipag-ugnayan at magpaturok ng anti-rabies. Matatandaan na noong March 17, nangyari ang pagpatay sa naturang aso, kung saan nakita rin sa video kung paano hinabol ng suspect na si Anthony Solares si Kilua sa kalsada. Sa kabila nito, itutuloy pa rin umano ng may-ari ng aso ang isasampang kasong animal cruelty laban sa nasabing suspect. Ayon sa PAWS, bagamat nagpositibo ang aso, ay pananagutin pa rin si Solares dahil sa pagdala nito kay Kiluha sa slaughterhouse. Ryan Salatandol, humahataw sa balita. Ngayon! Ngayon!
Isang rare hailstorm ang naranasan ng ilang kababayan sa Los Angeles County kahapon matapos umulan ng yelo at thunderstorms sa Central LA. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka. Live! Hataw Balita Ngayon! Magandang hapon, Klein. Kamusta na roon sa lugar kung saan nangyari yung rare hailstorm? At saka, saan po ba mga lugar tumama itong thunderstorm at hail? So, Bebs, nakaranas ng ilang mga residente ng Southern California ng rare spring hail kahapon March 25. Ayon sa National Weather Service, kasunod ito ng nangyaring severe thunderstorm sa Central Los Angeles. Naiulat ang thunderstorm at hail o pag-ulan ng malaking tipak ng yelo sa mga lugar na Alhambra, West Covina, Chatsworth, Azusa at San Dimas sa Los Angeles County. Nag-enjoy naman ang ilan nating kababayan sa Pomona sa malasnow na yelo na napakadalang na makita dito sa Southern California. Ayon sa ilang Pilipino roon, ngayon lang sila nakaranas ng hail na naging parang snow na sa lakas. In 5 years sa LA, nakakita ka na ba ng ganitong karaming hail? 8 years? Sa tagal mo na 8 years dito, nakakita ka ng ganito? It's first time this thick in SoCal. Samantala, inaasahan pa rin ngayong araw ang wind gusts ng hanggang 45 miles per hour sa Santa Clarita County at snowfall naman sa mga kabundukan ng Los Angeles. Bagamat mayiging maaraw ang maghapon ngayon, baba naman sa 13 to 16 degrees Celsius ang temperatura sa LA ngayong araw. Balik sa iyo, Vebs. Maraming salamat, Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita Ngayon! Nagdulot ng pagguho ng lupa at putik ang malakas na pag-ulan na tumama sa timog silangang bahagi ng Brazil. Isang wild temperature fluctuation naman ang naranasan sa Iberia. Ito ang mahataw na balita ni Axie Salem. Hataw Balita Ngayon! Malakas na pag-ulan sa timog silangang bahagi ng Brazil, partikular sa Rio de Janeiro, Petropolis at malaking bahagi ng Espiritu Santo region ang nagdulot ng landslides at mudslides na iknasawi ng nasa 20 tao. Umabot sa halos 20 mm rainfall kada oras ang naitala simula noong Biyernes hanggang Linggo dahilan upang malampasan ito ang monthly average na 250 mm rainfall sa lugar. Sa kabila ng malakanakang pag-ulan, patuloy pa rin ang sinasagawang malawakang rescue operations matapos gumuho ang ilang bahay at upang mailikas ang ilang na-stranded sa baha. Samantala, mataas na temperatura naman ang nararanasan sa Iberian Peninsula kung saan lumalagpas sa karaniwang 30 degrees Celsius na average daytime temperatures sa bahagi ng southern Spain. Maging sa eastern part ng Andalusia, nararanasan din ang temperaturang hindi bababa sa 24 degrees Celsius. Samantala, posibleng bumaba naman sa susunod na linggo ang temperatura sa Spain at Portugal na sanhi ng namumuong low pressure sa hilagang silangan ng Atlantic na magdadala naman ng malamig na hangin at maaaring magdulot ng snowfall sa Pyrenees at sa gitnang bahagi ng Espanya. Isang low pressure area naman ang namataan sa hilagang silangang bahagi ng Central America. Makararanas ng wind gusts na may bilis na 80 kilometers per hour at snow accumulations na maaaring umabot hanggang 25 centimeters sa ilang bahagi ng Colorado, Kansas at Nebraska. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Oh, ito na ang hindi natin makalilimutan ng pinakaabangan nating lahat. Bert, pwede bang bumate? Oy, pwedeng-pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Dindo Dato ng Edmonton, Canada. Binabati ko po ang aking pamilya sa Pilipinas, ang Dato family. Lalong-lalo na po ang aking nanay na si Lorna Dato at ang aking mga kapatid sa Pateros at sa Marikina. Ayun, binabati ko lang yung ating mga regular na taga-subaybay, ano, si Apong Madinga, si Darang Adan, yung sa Magalang, Pampanga. Yan, tuloy na tayo. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day number 2 na po. Tayo mamayang alas 7 ng gabi, Philippine time, sa official MCGI social media accounts. Nabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International.
Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Juan Kapitulo 1, Talatang 29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, 26 sa buwan ng Marso 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, March 26, 2024. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Ako naman si Beverly Sison mula sa America's Finest City, walang iba kundi sa San Diego, California, USA. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.